Naniniwala ba kayo na kayang mabago ang inyong kapalaran sa pamamagitan ng inyong panulat? Alam nyo bang maaari mong makilala ang isang tao base sa kanyang handwriting? Ang tawag sa taong may kakayahan mag-analyze nito ay isang graphologist. Ang bawat linya, hugis, paraan ng pagkurba ay may ibig sabihin. Sa F-Talk, papayuhan tayo ni Ms. Jennifer Guasis, isang graphologist, kung paano natin ma-achieve ang ating mga goals sa buhay sa pamamagitan ng pagsulat. Maganda ba ang sulat mo? Pag maganda daw ang sulat, pwede kang maging presidente ng bansa. Kasi makikita yung pirma sa mga pera. May pangarap ka bang nais makamit? Subukan mong baguhin ang handwriting mo at tingnan mo, liliwanag ang lahat. Kasama po natin ngayon si Ms. Jen Guasis, isa pong graphologist. Ano bang ibig sabihin ng graphologist? Hi, Ms. Jen. Hi, hello, Ma'am Mikey. Hello. So, napakagandang opportunity ito para sa ganon, yung mga listeners ninyo, yung audience ninyo, maintindihan nila what is all about graphology. No? Manghuhula ba kayo? Ay, hindi po ako manghuhula kasi napakahirap hulaan kung ano yung mga bagay-bagay, ano? Yun. So, I read through the strokes of our handwriting. Oh, what does it entail to be a graphologist? Okay. So, natural talent ba ito? Bago ko po sabihin yung graphologist, kasi baka marinig tayo ng mga foreigners, ano? Kasi ang graphologist is a word na term na hindi pwedeng gamitin ng iba kasi naka-copyright po yan. So, we say na the person who understand or analyze the handwriting of a person ay handwriting learner o kaya student. Yan. Ako naman, I practice this craft. Kung paano mag-detect ng character or personality ng mga tao through their handwriting. Paano nyo ho nasimulan itong ganitong klase? Okay, so sabihin siguro ng iba na talent ito kasi karamihan na nagsasabi, bata pa kasi ako, I already collect handwritings, ano? So sabi nila, autographs lang yan. But eventually, when I grew up already in college, ano? So nakita ko may mga books pala sa graphology. So I learned na, inaaral pala ito. So dahil passion ko yon, inaral ko. So I started joining groups from Europe, and then eventually I saw this group na Grapho Digest World English Group. Kasi karamihan po yung mga Europeans, those who are speaking in French and Germans, ano pa ba? Basta Italian, yung mga ganun, ano, sila po yung nagsimula kasi ng scientification nitong craft na ito. So you're self-taught? You're self-taught? Before. Oo. Okay. Pero when I read in the books, so na-determine ko na, it's a study. Alright, so you went into a formal study of graphology? Yes, a formal study. But it is an online thing. Kasi nga, syempre, napakamahal naman na pumunta ka ng abroad para mag-study. Oh, acceptable dito. Naman ho yan. No? Pero ilang, is it considered a Bachelor of Science or a Master's Degree? Ano mo ba ito? Okay, so yung kinuha ko po, it's a training. Uh-huh. So kapag bachelor's po yan, talagang 4-year course po siya. Uh-huh. For example, dun sa mga universities sa France, sa Germany, sa Britain. So I was able to see this British Association or Academy of Graphology na they specialize in the validation and verification of handwriting, ano? So up to the PhD degree level talaga ang ina-assist nila sa studies na yan. Kaya nga I say na talagang eventually na-validate talaga itong ano tool na ito to measure the character of a person through their handwriting. So dito po kayo sa studies na to nag-concentrate yung British na sinasabi nyo. Yes. So dito yung online training. Thing. Yes. Okay, so when you say graphology, hindi kayo manghuhula, but you're able to study it. Study the handwriting. Yes.
And meron ho kayong comments pag nakita niya na yung handwriting. Yes, exactly. Example, I think we have a sample here. Specimen here. Uh-huh. So, may naka-ready na po tayong specimen. Uh-huh. So, babanggitin ba natin kung kanino to? Uh-huh. Kahit hindi na. So, kahit hindi na. Okay. So, kita ba? Okay. So, ang paggagawa po natin ng specimen, dapat 2 to 3 paragraphs para at least makikita natin yung consistency, kung how frequent na ginamit niya yung ganung letter, tapos yung mga in-between lines, yung mga spaces. So, katulad na nakikita nyo dito, hindi siya straight line dito sa left margin, ano? So, if you remember po, yung mga audiences natin na nakakita dyan, so, grade 4 tayo nung tayo ay meron tayong team writing, ano? Ang sabi ni teacher, 1 inch dun sa taas, dito naman sa side na to is 1 inch, which is, makikita nyo naman, obviously, almost dun na, nag-resonate siya sa 1 inch. Ano? Sinuri na bata. So, this person who wrote this thing is a learned person. So, sumusunod siya sa rules, bagamat kung makikita nyo dito sa kanyang indention, medyo bako-bako. Ibig sabihin ito, versatile person siya. So, meron pang isa, no? So, kapag hindi siya, yung lines niya dito sa left margin, hindi siya straight, ibig sabihin, nagre-resonate yung kanyang culture, yung kanyang attitude, and mindset niya from yung kanyang ancestry, o kaya yung past. So, pwede namanan niya yung kanyang ugali, o kaya yung talents niya doon sa kanyang ancestral past. So, pwedeng lolo-lola, pwedeng yung mga yumauna na mga more, mga grands niya. So, if this person is a talented one, kasi nagre-resonate dito sa kanyang signature, na meron talagang certain degree of talent and creativity. So, pwede kasing artist ito, pwedeng celebrity, or it has something to do with handicrafts. Itong ginagawa niya. Pwede rin siya sa business world, ano? Pero kung makikita nyo dito sa sulat niya, maliliit. So, ang handwriting na maliliit, nakafocus siya sa details. So, pwede rin siya magiging perfectionist at hinahanap niya yung details na magaganda para sa ganun, mag-swak dun sa kanyang goal o kaya result na gusto niyang kampin. Ayan. So, marami pang masasabi, ano? Kasi in graphology, as of today, ang nailabas na ngayon na scientific study about the factors of measurement, nasa 200 plus na po yung factors of measurement. Pero isi-simplify lang po natin. So, if you remember nung tayo ay kinder or elementary, so, ang hindi lang ako nakapagdala ng ano, no, ng paper, may blue-red-blue tayo na lines, ano? Ganyan, ano? So, kung ihahalin tulad natin sa tao, if this is the human being, the drawing of a human being, no? So, nandito yung heart. So, itong upper zone na ito, it resonates with the mind. So, mental siya. So, lahat ng nakikita natin dito na stroke, it has something to do about being a creative person, being an idealist, or analyst, no? Ang dito na nakikita ko dito, mixture of walang loop at saka may loop. So, versatile person nga siya. Kung a mixture of this, analytical, gusto niya na perfect yung kanyang gagawin. So, full of creativity siya, gusto niyang i-execute sa material thing, yung kanyang iniisip. Okay. Hindi niya naman kilala yung taong yan. Siyempre, hindi natin kilala, no? Siyempre, nakita ko na siya, pero hindi ko siya kilala first time ko makita. So, sinulat niya ito. Doon pa lang sa why. So, itong Y, kung makikita natin dito sa first letter niya, sa your, nakalagay, embellish. Ang embellish na writing, nagre-resonate doon sa kanyang malaki na letter dito sa kanyang signature ano, embellish din. So, ibig sabihin, she wants to become highly recognized kung ano man yung kanyang career na kanyang ginagawa ngayon. Yan. So, she wants to become famous on her craft, kung ano man yan, ano. Yan. So, dito sa maliliit na mga sulat na halos pare-pareho siya, ibig sabihin, talagang focus na focus siya. Yung direction na gusto niya sa career niya, eh, talagang matamo niya yan. O kaya, ma-achieve niya. Yung maliliit na pantay-pantay? Halos pantay yung direction. Pero kung titignan natin yung baseline, nanginginig, ano? So, ibig sabihin, nandun din yung kaba niya na baka mamaya, eh, magkamali. So, may takot siya sa pagkakamali. Pero ang nakakatuwa, wala siyang erasures. Ibig sabihin, it shows talaga yung kanyang perfectionism dito. Okay, very fluent lang din yung flow of thoughts, ganyan. So, ano pa yung napapansin natin? So, yung mga loops, ano? So, if you can see, there are loops na ang ganda. Maybe this person is a fan also for entertainment, music, and arts. So, more on the arts side itong tao, ito, ano?
So, kung titignan natin yung in-between the lines, napaka-spacious. Mm-hmm. Ibig sabihin, before she executes o kaya magsimula siya ng isang task, talagang sobrang proper planning ang ginagawa niya. Pati siguro, kinocompute niya lahat ang bibilhin, yung mga ganon. So, chine-check niya kung alin ba yung mas maganda, ito o ito. Ang dami niyang pamimilian muna, na bonggang-bongga, bago niya maisip na ito ang pinaka-the-best. Kita ba dyan yung bank account niya, kung magkano? Dahil dito sa right margin, eh malaki, may gastos siya. Ibig sabihin, magiging magastos kaya siya kapag wala siyang pera, hindi ba? So, ibig sabihin, medyo magarbo siya. Kung parang S yung signature, eh, dollar, eh, di ba? Siguro dollar sa mingin to. Pero, teka po, ano, so, ang kanyang, ayan, S nga, no? Yung kanyang, US dollar yan. Babagitin naman natin yung pangalan, o S, ang kanyang start. Pero yung S ng pangalan na sinulat niya dito, small S, na in-inflate lang niya yung small S into a bigger S. Pero yung kanyang signature dito, yung S niya is the big S, talaga. So, nasa loob yung kulo. Kasi tira mo, pag sunod yung S, so, di ba yung S niya, maliit, pag pangalan. Pero pag okay naman ha, malaki na yung S. Malaki yung S. Okay. But it looks like, if you can observe, it looks like 8, no? So this person is a very business-minded person. So pwede rin siyang entrepreneur. So if we say business-minded person, hindi siya maglalabas ng bonggang pera na hindi sa sigurado na maibabalik yon o kaya kikita pa siya. Okay, entrepreneur, the fact na naglagay siya ng bar dito na paulit-ulit, gusto niyang ma-recognize siya dun sa kanyang efforts. Hindi lang siya gumastos para magiging tangible form yung kanyang ideas, yung creativity niya, kundi kumita siya, nakilala pa siya. Yun yung in-express niya dito sa kanyang pirma. Okay, so dahil nga, kapag hindi natin nakikita itong pangalan niya dito sa baba, in ano siya, no, yung eligible. So, hindi natin makikita kung ano yung mga characters na nandito sa kanyang signature. That means to say, pag eligible ang signature, unang dating sa kanya ay pwede siyang mataray, o kaya unapproachable, or na mi-misinterpret nila siya. O pero, eligible na single. Wala naman po yun? Tayong masasabi whether the person is single or not. Okay. Pero masasabi po natin kapag ang attitude niya ay gusto niya na individualist, yung individualistic attitude. Ano? So dito naman, parang she wants to connect into the outer world o sociable person naman siya. So para sa kanya, dito sa kanyang pirma, huwag mo lang siyang guluhin habang meron siyang ginagawa. Kasi napaka-perfectionist niya. Baka magtaray. Gawain. So huwag niyo lang istorbohin. Kung titignan niyo dito sa kanyang ano, dito sa kanyang sulat, dito sa script na marami, ano, she connects to people. Yan, no? Sociable person naman siya. Pero yung dulo, tingnan mo, parang may sinasaksak. So, dito sa dulo, if it is a horizontal yung kanyang dulo ng sulat, so, ito yung mahilig na, alam mo yung mahabang oras. So, nagsisipag siguro ito. Gusto niya ng mahabang oras para matapos niya yung gawain niya. So, pwede rin siya kapag meron siyang gustong-gustong gawin, okay, kausapin. Wala siyang pakialam sa oras, basta lang makachika niya yun. Yung ganon. So, nagpro-prolong siya ng mga ng oras dun sa kanyang passion naman. Ang ibig sabihin po ng underscore, she want focus. Gusto rin niya yung status niya, eh, tinitingala din siya. Kasi medyo mahirap din kasi yung kanyang ginagawa. Kung ano man yun, ano? Yun. So, meron siyang name. She wants status. She wants to become famous in her ano career. Ang tawag po natin dito sa unang tingin natin dito, maluwag ang kanyang mga margins. So, gestalt analysis. So, there are two types of analyzing handwriting. It's the gestalt analysis coming from the psychologist si gestalt. Ano. So, ibig sabihin, unang tingin mo, yan yung impression mo dito. No? First impression ng tao. Yes. Okay. So, unang tingin mo pa lang dun sa sulat, wala siyang erasure. So, unang tingin mo kaagad, ang matalino tong tao na to kasi very fluent ang kanyang thoughts. Alam niya kung ano yung sinasabi niya. Tapos biglang nakita mo yung pirma niya, ang laki, mas malaki kesa dun sa script. Big fish ito. So ibig sabihin, meron na siyang statement of success o may achievement na siya sa buhay na malaki-laki as compared to dun sa kaedadan niya. No? So kapag ang factors of measurement natin na nakikita readable, tas ang dami niyang in-erase, nandun yung takot niya na baka mag-fail. So nandun yung worry or fear of rejection. Pero kapag hindi readable yung kanyang sulat, tas ang dami pa niyang erasures,
may konting problema na siya ngayon sa kanyang thoughts at saka yung sa personality because of a past condition. Pero Jen, yung mga doktor, ang mapangit ng sulat. So, okay. Mag-worry ba ako pag nagpa-check up ako, tas ganun ako, magulong utak ko. That's a thing of the past, Ma'am Mikey. So, nung mga years ago, so ngayon kasi bawal na sa doktor yung pangit ang sulat kasi nga, mawawalan siya ng lisensya. Pero kapag tama yung tanong nyo, ano, bakit karamihan ng doktor ang kanilang sulat, yung unreadable or nagtitready, ano, kunwari Maria, tapos yung M lang ang nakita, nagtitready na. Ibig sabihin, yung sa sobrang talino lang, mabilis ang flight ng kanyang thoughts. Kasi kunwari, may emergency, mamamatay na yung pasyente. Ang bilis niyang maisip po ano yung gamot, ano yung tools na dapat niyang i-prepare, ano? So, alam na niya kaagad kung ano yung ipipinpoint niya kung sino yung gagawa noon. So, ibig sabihin, ganun yung talino ng doktor, alam niya kaagad kung ano yung fit dun sa pasyente na yon, no? So, ganun po ibig sabihin noon. Pag-ready ang tawag doon sa factor of measurement. Ngayon, meron naman yung eligible na ang kanilang firma, legible, yung kitang-kita. Ibig sabihin, prangka, o kaya wala siyang kinukubli, o ito yung madaling makasalamuha. Yung first impression mo pa lang, what you see is what you get. Yung magugulong firma, anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin magugulo, illegible na, kunwari, ganyan. So, yan, ano, magulo, ano? As in, wala kang letter talaga na makikita. So, meron siyang, yung self-esteem niya, mababa, because may something in the past na nangyari, na failures, mga frustrations, naglumalabas dito sa, as a symbol, dun sa kanyang past, dito sa pirma. So, magulo din siyang kausap. So, if you tie up with a business person dito, medyo mag- dalawang isip ka, maybe hindi siya reliable in contracts. So, dapat pala, pagka ano, nakikipag-business meeting ka, sabi mo, pirma ka nga. Pag magulo, huwag mo na kausapin. Pero kung sinulat niya yung, sinulat niya, nakita mo naman yung pangalan, di ba? Okay. Kita naman. Tapos ginulo niya. Ah, for example, Maria. Okay, kitang-kita yung si Maria. Tapos ginulo niya. Yan. So, depende naman po sa paggulo. For example, twice niya na in-erase ito, ginanyan niya, binar niya, no? Hindi siya yung 8 na ganito. Kunwari, Maria. Tapos, dalawang beses niyang ginanyan. Okay? So, andito yung fear of rejection. O kaya, gusto niya na nga ito i-grab yung opportunity. Nagdalawang isip siya, nag-back out siya ulit. Yun yung procrastination. So, ang procrastination, ito yung urong sulong ang kanyang decision making sa mga bagay-bagay sa buhay. So, ang tagal niya mag-desisyon. Yan. Pero maaari bang mag-reflect sa handwriting yung edad mo? Kasi, wala kuno, naman no, po. Ibig ko sabihin, kunwari, di ba pwedeng yung handwriting mo ganyan kasi bata ka pa. Okay. So, medyo magulo pa yung isip mo, ganun. Nagpo-progress ba yung handwriting ng isang tao? Magandang tanong po yan, ano? Mm-hmm. So, yung sasabihin natin na progressing, it progresses. Kasi, if you remember, grade 1, malalaki yung lines in between, tama? Mm-hmm. Tapos grade 2, medyo pasikip na pasikip siya. Hanggat sa intermediate, isa na lang. So, hindi na siya yung tatlo yung ano, yung spaces niya, no? Mm-hmm. So, lumiliit na yung sulat from grade 1 hanggat nagdalaga o nagbinata yung tao, no? Mm-hmm. So, yung nature niya, yung mga weaknesses and strength, lumalabas na yung totoo. Kasi ang maliit pa na bata, sunod muna siya kung ano yung sabi ni teacher, ang sinabi ng parents, so sumusunod lang muna siya. That's the reason kung bakit sa mga estudyante, meron lines, ruled paper, no? Uh-huh. Kasi para they will follow the instructions. So eventually, katulad nito, walang lines, ano? Pero tignan nyo yon, direction of line niya, straight pa rin. So kailan magiging accurate yung pagbasa mo ng handwriting ng isang tao? Sa anong edad? So wala naman pong sinasabi na edad, yung accuracy. Kasi yung sa bata, makikita natin yung form except the sizes. Kasi yung size sa bata, iba. Kasi magre-resonate lang siya dun sa lines, yung ruled paper na ginagamit ng mga bata sa school. Pero pag adult na, ang adult kasi above 18 years old, ano, so nag-iiba na yung sulat niya, so lumiliit na yung size. So, itatapat natin doon sa adult yung size na 9mm. Ang 9mm, yun yung sukat ng intermediate pan. Yan yung normal na large ng size, yan. A, kunwari A dito, no? So, this is the normal size of a paper, yung intermediate pan.
So nagsisimula yan yung mga teens, no, yung mga nasa high school. Yun. Pero yung may mga iba pong tao, na let's say sinasabi mo, si doktor, ang bilis niya magsulat, di ba? Mm-hmm. Pero may mga pagkakataon na yung ibang tao, ang gulo ng sulat on certain days. Okay. Tapos may mga araw na maayos yung sulat, mm-hmm, maaring hindi sila nagmamadali, okay, or nag-e-effort silang gandahan. Pero ano naman yung interpretation? Okay. That's the reason kung bakit meron tayong tinatawag na gestalt analysis. Kasi on that moment mo lang tignan, pero yung kanyang measurement at that time, eh tama. Kasi yun yung sukat niya eh. So yung moods din, pwedeng mag-reflect dyan? Magre-reflect. Oo. Kasi the fact na nag-change yung factor ng kanyang handwriting, nag-change din yung kanyang mood. So hindi natin pwedeng sabihin na, ah, i-reliable yung handwriting analysis. So what's constant in the handwriting? Yung loops? Yun ba? There's nothing constant. Mm-hmm. Kapag adult ka na, ang constant sabihan yung iba-ibang moods. Iba-ibang araw, iba-iba yung handwriting ng isang tao. Okay. So ano yung magiging constant doon? Yung usual na nagbabago dyan, yung size, medyo lumalaki, depende dun sa papel na ginagamit. Siyempre, usually kapag malaki kasi yung space na ginagamit, may tendency kasi na lalakihan din niya yung sulat niya. Pero kapag 1/4, nagmamadali ka, maglista ka ng bibili mo, pupunta ka ng supermarket, siyempre ang tendency mo, kasi 10 yung nilista mo, and liit, ifi-fit in mo kasi dun, tama po. So, fini-fit in mo dun sa space. Yon. Pero yung sulat mo, yung kunwari yung slant. If you remember, meron tayong protractor, ano? Yung protractor, ganyan, ano? Yan. Okay, yung ito, yung vertical na ito, 90 degrees. Okay. Kung ang sulat mo lagi, nasa rightward, ganito, no? A, B, C, ganyan, ano? Nakahilig siya sa rightward. Ibig sabihin, you're a passionate person, you're a leader, ganyan, ano? So, it's more on the positivity, moving forward. So, hindi basta nagbabago yan, kahit medyo tinatamad ka ngayon. Pagkaliwa. So, ito yung leftward naman, yan. Leftward, ito yung mga, it takes time before they decide, analytical, ganyan. So, hindi sila nagko-commit agad ng kanilang decision. Kapag may in-offer ka, kapag binebentahan nyo yung leftward, it takes time bago sila maglabas ng pera kasi ang dami na mulang question, tinatanong nila kasi analytical nga. Eh, yung patayo? Kapag patayo, medyo tinitimbang. May question na sagot yung question. Oh, okay na. Yan. So, ngayon dyan, ganito. Okay. Meron mga eskwelahan na may standard of handwriting silang sinusunod. Okay. So, lahat tayo, patulis. Diba? So, lahat ng estudyante, patulis. O, lahat tayo, pabilog. Lahat ng estudyante, pabilog. So, depende dun sa sinusunod nila. Meron iba, lahat, paslan sa right. Nagiging pare-pareho ba yung personality ng mga bata nito? Hindi naman pare-pareho yung personality, pero may factor in that personality na pareho. Yung pagiging compassionate nila, iisa. Pero yung kanilang decision making, iba. Kasi depende dun sa another factor na naman na nag-vary sa kanila. So hindi lang dun sa slant, pero pag ibang mga... That's the reason kung ipagpinagtagni-tagni natin lahat yung mga letters na how frequent na ginawa yung A na ganon. Kapag nag-iba yung A niya dun sa first paragraph, dun sa second paragraph, yung A na malaki, yung A na maliit, nag-vary, pwede nating masabi na moody person. Ang positive naman dyan, kapag basang-basa mo lahat yung letters niya, pwede siyang versatile, pwede siyang multitasker. So, yung spacing, yung sabi mo kanina, yung spacing between lines, di ba? Okay. Yung spacing between words. Okay. Kware, malalaki yung spacing. Tama. Maganda po yan. Oo. Yung in-between, katulad nitong example natin, ano? So, makikita natin na mas tight yung kanyang letter in-between letters kaysa yung in-between words. Uh-huh. Ang in-between words niya, medyo maluwag. Uh-huh. So, ibig sabihin, she can talk a lot of things outside herself about ideas o kaya abang tao na hindi about the person, ano? Pero kapag ito kasi, mas madikit yung in-between letters, ibig sabihin, secretive o kaya medyo hinahide muna niya bago siya magsabi ng kanyang sarili. Yan. So, madaldal siya about other things, but not herself. Kung hindi tinanong, hindi niya sasabihin. Oh, ngayon, sabi mo 200 factors. We're looking into 200 factors. So, hindi pwede isa lang. Yung standard, exactly. Di ba? So, pag nag-graphology ako sa'yo, paano mo ako, gaano mo ako katagal bago mabibigyan ng analysis? Alright. So, depende kasi sa dami ng factors. Nakititingnan ba natin yung 200 factors sa sasabi mo? Kasi ang 200 factors, nandiyan yung A to Z. A to Z, nandiyan ba kaya lahat? Mm-hmm. So, hindi, di ba? Uh-huh. So, kano yung frequent lang na nakalagay dyan? So, kung ang sasabihin mo, magpapag-analyze ako, meron akong problem sa career kasi hindi ko alam kung anong pipiliin ko. So, focus lang po tayo dun sa about your career. So, kung ano yung factors lang na i-measure ko dyan, yun lang ang sasabihin ko sa inyo.
For example, meron kang about marriage. Okay, compatibility with your suitor. Na medyo naisip ko kung papangasawahin ko ba yan o hindi. So kukunin ko yung ano niya, yung signature, o kaya yung handwriting niya, kung ano na yung factors about the marriage, kasi yun ang concern ninyo, yun na ang titignan ko na factors. Ah, okay. So, hindi ako pupunta, tapos i-analyze yung personality ko, yung mood, factors. Yung mood, yeah. Yung personality ko, hindi ganun. Pati yung mga questions tungkol sa buhay ko, pwede rin magbasa sa... Pwede rin kasi mag-resonate po doon, kasi baka mamaya, it has something to do with your concern at the time. Yeah. So, pwedeng love life, pwedeng business, pwedeng current relationships. Yes. Oh. So yung full reading po na comprehensive talaga na kung gusto niyo talagang tignan lahat, hindi lang once na specimen. Kasi titignan ko yung mood niyo ngayon, tapos bukas o kaya after 2 weeks, pabalikin kita, magsulat ko ulit. Tignan natin yung consistency. Kasi pwede mag-vary kasi yung mood niyo at that time. So pwedeng ilang araw to bago matapos yung buong reading? Yeah, kaya nga meron po akong program na 30 days kasi pwede kasing magbago within those 30 days you on. So titignan ko kung ano yung hindi basta nagbabago. So, yun talaga yung character na kahit ano ituro mo, hindi basta nagbabago yun. Ito, sobrang sabihin mo, tinignan mo, sobrang kasungitan mo, nasasira yung marriage mo. Okay. Pwede ba natin ibahin yung personality mo pag iniba natin yung handwriting mo? That's a good idea. That's the reason why ang graphology, it has 3 specializations. Mm-hmm. Yung first, the handwriting analysis. Para ba yung sa health practitioner na kapag may pasyente na darating, syempre itetest muna, idadiagnose muna, ano bang problema nito? And that's the handwriting analysis. Mm-hmm. So we diagnose what is your weaknesses and strength para makita natin ano bang problema nito. And then, kapag natukoy natin yung problem, and then, you, parang inaccept nyo na, oo nga, ganyan na ako. So, ano bang gagawin ko? Okay, that's the problem solving now. Uh-huh. So, what we're going to do is, we go to the graphotherapy side, which I call it, when you change the strokes in your handwriting, you eventually change your mindset. Uh-huh. And then, when you change your mindset, your behavior changes. So, uh-huh, nagbabago yung attitude mo. So, hindi naman siya agad-agad na lahat ng yung part of your personality nag-change, pero, kunwari, laziness. Oo, alam mo na gusto mong gawin, pero tinatangad ka, feeling mo yung tangad ba? Ang sarap matulog, o kaya, tsaka na, bukas na. So, kung pakapalitan ko yung handwriting ng mga anak ko para hindi tulog na tulog, mag-aral naman, pwede yun. Pwede, pero siguro, dahil nga yung mga bata, no, so... yung more on the motivational side. So, meron tayong gagawin dito na mamomotivate siya. So, pag na-motivate kasi siya, yung laziness mo aalis. So, there are doodles. So, ganun po yung ginawa ko when I put up a kinder school, na lahat yung from 3 years old to 5 years old talaga, yun nandiyon yung katamaran ng bata kasi they are playful, ano. Eventually, alam din yung kusa. Sila lang yung nag-umpisa. You don't need to give them instruction, ano. So, ganun po. So, that's the problem solving side. That is the problem solving side. Kasi they don't need to change the old handwriting. So, meron lang part doon sa kanilang letters or strokes. So, for example, ganito, no? Katulad nung medyo mahina siya sa math o kaya yung formulation ng math, hindi niya naintindihan. So, ang gagawin, so, pwedeng bilog. So, pwedeng art din, ano? Kasi sa bata, ayaw naman yung pasulatin mo. Ayaw nila kasi nag-gadget na yung mga yan. Pero kung sasabihin mo, let's make, ano, mga art, ganun, ano? So, bilog lang, ganun. Alam yung kanilang kamay sa ganun kagaganon, yung ano may nagre-resonate doon sa kanyang frontal lobe, ano, medyo scientific na yung sinasabi natin. Yung kanilang planning, organizing, and thoughts of following the instruction, maiintindihan nila. Mm-hmm. Na hindi yung papaluin mo, kaya susungitan mo para maintindihan yung formula. Mm-hmm. Yun. So yun naman mga may kakalimot, ano, kanina sinabi ko sa'yo gawin mo to. Tapos nakalimutan niyang gawin, so pwede na niyang yung may tulis na ganito, so pwede silang gagawa. Pwede sa may Alzheimer siya. Gawa siya. makakalimutin. So pwede rin po ito sa adult, ano, so yung makakalimutin when you do this, so nagkakaroon ng, ano mo yun, yung nagiging stimulation thought na, nga, naalala na yung name ng person, o kaya yung pinuntahan nila noon, ano nga ba, saan kami nagpunta? Yung pupasok ka lang sa mall, saan nga ba yung ganito? So you know the place, the left, right, ganyan, ano, naalala mo. So you have analysis, problem solving, and what's the third one? The third one, yun yung hindi ko ginagawa, that is the forgery detection. So it has something to do all about handwriting also. So wala na siyang kinalaman sa personality, but it has something to do about the document examination already through the handwriting of a person. So saan po kayo pwedeng mapuntahan o ma-reach nung
pag gusto mong magpa-handwriting analysis. So, before, I was connected with a certain office, ano. So, yung iba naman kasi, it's far from that. So, Quezon City lang po ako. So, I can go. Meron kasing nagpupunta sa house. They can invite me. Ang tawag ko po doon is Graphology Family Kapihan. So, lahat ng members of the family, ang ganda. Kasi nagkakaintindihan na sila ngayon. So, ganito pala siya, kaya pala ganon. So, it helps, ano? Yun, ganun din yung marriage compatibility. So, they come to me, we can meet at the cafe, lalo na pag malayo. For example, I'm from Quezon City, they are from Alabang, so medyo malayo, no? So, we meet halfway. So, meron po akong Facebook page, yan yung Rewrite Your Life, and we also have the Facebook like page of Philippine Graphological Society. So, just type in into your search yung tab sa Facebook, Philippine Graphological Society. So, my name is Jennifer J. Guasis. You can add me sa Facebook. Thank you very much. Well, thank you very much. May kasabihan nga na tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Ngunit wala din namang mawawala kung subukan natin ang iba't ibang paniniwala kung makakatulong ito sa ating mga buhay. Sabi nga ni Jen Guasis, may pag-asa tayong makamit ang ating mga pangarap basta't maiayos natin ang ating sulat kamay. Kailangan hindi masyadong dikit-dikit. Dapat may konting space in between letters at dapat pataas ang mga strokes. Sign daw ito ng success. Kaya itabi muna natin ang mga gadgets. Kumuha muna tayo ng ballpen at papel and let's write our way to success. Congratulations! Ang tagal na yun. Ito na, signature. Basta isulat mo lang yung laki. Tapos tatawagan na ako ng bangko. Bakit ganito yung check yung preparation?